Gusto na nga yatang palayasin ng team ng Utah Jazz ang kanilang superstar na si Donovan Mitchell. Ayon sa latest balita neto ni Brian Winors, Utah Jazz are motivated to make a Donovan Mitchell deal before training camp. Mas nagiging aggressive na nga daw mga idol itong si Danny Ainge, ang team ng Utah Jazz, sa paghahanap ng deal para nga sa kanilang star player. At ang pinaka-interest nga daw nila ay yung sa New York Knicks, kung saan madami kang picks. Well, for sure yan mga idol, gusto ng team ng Utah Jazz na nakaset na ang kanilang roster for rebuild bago pa mag-umpisa ang next season. Mukhang ang ayaw na nilang ibalik din itong si Donovan for another year. Tinrade na nga rin nila ang star partner niya, di ba? Si Rudy Gobert papunta sa Timberwolves. Complete reset na ang ginawa ng team ng Utah Jazz, and for sure mga idol, gusto nila magkaroon ng losing season para nga tumaas ang kanilang tsansa na makuha ang number 1 overall pick sa next year's NBA draft. Pero anyways nga mga idol, pag-usapan natin ang sinabi ng OKC Thunder GM na si Sam Presti sa injury ni Chet Holmgren. Sabi niya, if you ask me before the lottery, you could pick between 1 or you could pick 8. Or the other option is you could have Chet Holmgren but you have to wait a year to get him. I would not let you finish the sentence. In short mga idol, handang maghintay ang Thunder para nga kay Chet Holmgren kahit nga out for the season nga siya. Para bang pampapalubag loob neto ni Sam Presti sa kanyang young player matapos nga ng disappointment na siya'y ng injury at hindi maglalaro ng isang buong season. Pagpapakita nga lang din ito mga idol ng tiwala niya dito kay Chet at sa kanyang potensyal. Kaya nga mga idol, willing nga daw ang OKC Thunder na maghintay ng isang taon para kay Chet Holmgren. At ngayon nga mga idol, para sa ating panghuling balita, Shaquille O'Neal, sinabi na ito nga daw si LeBron James, paglalampasan niya si Kareem sa all-time scoring next season, siya na nga daw ang magiging GOAT. Panoorin natin itong interview mga idol. But I know LeBron and I think this is LeBron's plan. I think he wants to pass up Kareem. Because if he passes up Kareem in point, we all gotta shut the hell up. Yeah, think about it. For sure. He gonna have 4 rings. You already passed up Kobe, you already passed up Mike, now he passed up Kareem. So if that don't make him the greatest basketball player is, I don't know, you know, what we talk. Well, coming from one of the greatest player to ever play this game, ay siguradong very convincing ang sinabi neto ni Shaq na itong si LeBron ay magiging GOAT by next season. Dahil nga sa kanyang mga naging achievements. Alam naman natin na ang battle nga ay between dito kay LeBron at pati na rin kay Michael Jordan. At the more na nakakakuha ito ang si LeBron James ng mga achievement ng mga accolades ay parang itong mga NBA legends na mismong nagtatanghal sa kanya bilang the greatest of all time. Pero kayo mga idol, sang-ayon ba kayo kay Shaquille O'Neal? Komento nyo lamang yan sa ating comment section. At yan nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!